Magandang araw po and mega love shout out sa lahat ng ating mga manonood sa Ang Sulok ng Mundo. Ito na naman po si Kapitana Nihais ang magbibigay ng reaction at opinion at isa na namang napakaganda at napaka-inspiring na kwento ng buhay ang ating matutunghayan ngayong araw. So bago po ang lahat, ayan, gusto ko munang batiin ang mega love shout out ang tatay at ang founder ng Galingap na si Kuya Bal Santos Matubang, kay Ate Edna Vlogs at kay Galinga Prab. Ayan. So, ngayong araw po is isang napaka-inspiring at napakagandang kwento ng buhay na talagang makapagbibigay inspirasyon at saka makapagbibigay motivation sa mga manonood, lalong-lalo na po sa ating mga kabataan ngayon. Ayan. So, bago pang lahat, ayan, syempre, sobrang thank you so much sa kay Kalingap Tata dahil siya po ang naka-scout ng kwento ng buhay ni Isa. Ayan. Actually, si Kalingap Tata po is marami na po siyang natulungan, pero ito po, first time po niyang mai-refer yung kanyang isa sa mga na-scout kay Kalinga Prab. Kaya naman, sobrang overwhelming para sa kanya na it's a dream come true na mayroon siyang matutulungan na tao na na-refer kay Kalinga Prab. So, kumbaga, kung ano man yung magiging buhay ni Isa dito sa kamay ng Kalingap, ay isa din sa mga masasabi ni Kalingap Tata na mga achievement niya. So, ayan, huwag kong kalimutan i-like, i-share, at i-subscribe po ang YouTube channel ni Kalingap Tata. Ayan. So, eto na nga mga Kalingap, no? Isa na namang napakagandang kwento ng buhay ang babaguhin ng Kalingap. Isa na namang pamilya, no? Isa na namang bata, isa na namang pamilya ang mabigyan ng pag-asa at magkaroon ng panibagong buhay. Ayan. So, yung batang ito ay walang iba po ay si Isa Nolasco. Ayan. Si Isa po ay 17 years old at nasa grade 11. Sobrang napaka determinado na klase ng bata. Isang pursigido na klase ng estudyante. Dahil sa kabila po ng kahirapan ay pinagsabay niya yung pagtitinda ng walis at pagtitinda ng isda. Ayan, habang siya po ay nag-aaral, ayan, at kung meron siyang bakanting oras o pagkatapos ng kanyang eskwela, ay yun po, nagbebenta po siya ng isda at saka nagbebenta rin po ng walis para makatulong po sa kanyang pamilya. Sabi nga niya, imbes na makipagbarkada siya, tumulong na lang siya sa kanyang mama na si Nanay Rosa. Ayan. So, napakalungkot po ng sitwasyon ng buhay ni Isa. Kung baga masasabi natin na isa din itong naging biktima ng kahirapan dito sa ating bansa, ayan po, no, sa ating komunidad. So, si Isa po ay, nung unang nakita ko po si Isa, ang unang-unang pumasok sa isip ko ay si Badyaw Girl. Kung naalala nyo po sa, nasumali sa Pinoy Big Brother, ayan si Badyaw Girl, kasi the way na magsalita siya at yung kanyang boses, ay parang similarities po talaga sila ni Badyaw Girl. Ayan, no. So, sobrang napaka-inspiring po ng kwento ni Isa dahil kung sa mga ibang bata lang yan, dahil sa mga kahirapan ay medyo pinaghinaan na ng loob. Andiyan yung sumuko na sa pag-aaral dahil nga minsan walang baon, di ba? Ang hirap. At saka kung iba-ibang bata lang yan, ay hindi po niya magagawa na pagsabayin yung pag-aaral at pag sa sideline yung pagtitinda ng walis at isda. Dahil may mga bata tayo ngayon, lalo na ngayon, may mga bata na para ikinahihiya nila yung kunwari ganyan yung pagtitinda ng isda, di ba? Pero kay Isa po talaga is yung kanyang mindset is talagang pursigido siyang mag-aral at the same time is makatulong po sa kanilang pamilya. At yun nga po, no, na napagkwentuhan yung naging buhay nila at makikita naman po natin yan sa vlog ni Kalinga Prab na talagang nangangailangan po talaga sila ng tulong. And kung meron man pong mga sponsors na magbibigay ng pagmamahal, ang masasabi ko ay deserving. Isa din po si Isa na deserving na tulungan para po mabigyan ng medyo maginhawa-hawang buhay, di ba? Kasi sa sipag niya, sa determinado niyang mag-aral, at saka sa pagmamahal sa magulang niya na makatulong sila sa kanilang kahirapan, ay bihira po sa isang bata na ganyan, di ba? Na nung bang sa murang edad niya ay napaka-matured ng kanyang isip, di ba? Para makagawa ng mga pamaraan
'di ba, na makatulong sa magulang. Kumbaga diyan mo makikita kung gaano ka responsable ang isang tao o isang bata na may pakita yung kanyang pagmamahal sa magulang, 'di ba? Nung kumbaga willing siyang i-give up yung kanyang happiness na yung pagiging teenage niya, yung pakikipagkaibigan niya for the sake doon na makatulong sa kanilang pamilya at sa kanyang mga kapatid dahil siya po ay panganay sa babae, 5 po silang magkakapatid, no? So ayan po, no, after ng kwentuhan-kwentuhan ng buhay. So, yun, ay tanong ni Kalinga Prab na if ever na merong mga taong gustong tumulong, magbigay ng pagmamahal, kung ano ba yung pinaka-basic na kailangan talaga nila. Eh, nasabi nga ng isa na kung pa pwede is yung mapaayos ng kanilang bahay, kasi siyempre nakita naman natin yung sitwasyon ng bahay nila. Sabi nga ni Kalinga Prab, probinsya-probinsya ang dating, di ba? So, mabayos ang bahay at saka sana, 'di ba, kung swertehin eh mabigyan sila ng lupa na talaga masasabing pwede silang manirahan ng habang buhay o ng permanente, kasi yung lupa na tinitirahan nila ngayon is nakikitira lang din po sila, no? So ayan po, no, talagang napaka inspiring talaga ng kwento ni Isa na to. Kumbaga, ang dami din pong natulungan ng Kalingap na mga ganito din, no, na klase ng tulong na ibibigay kay Isa. Pero may iba-iba po silang kwento ng buhay. Although na lahat po ng mga karamihan ng mga natulungan ng Kalingap, masasabi natin biktima ng kahirapan, pero iba-iba po ang kanilang sitwasyon, iba-iba po ang naging kwento ng buhay. Ayan, no? So, sa bawat tinutulungan ng Kalingap, meron tayong mga iba't ibang kwento ng buhay na talagang makukunan ng aral, makakapag-inspire sa atin sa araw-araw na pamumuhay, and makapag-motivate doon sa mga manunood. Ayan, lalong-lalo na dito sa mga kabataan na kagaya ng mga tinutulungan ng Kalingap, 'di ba? Na mostly talaga is yung mga bata na talagang determinado mag-aral, masisipag mag-aral, mga matatalino, pero kinapos po ng pinansyal. Ayan. So, andyan po ang Kalingap. Ayan. Ngayon, sobrang ako, natutuwa ako, pero alam ko mas natutuwa si Kalingap Tata dahil ito yung paraan na mabago yung buhay nila ni Isa. Hindi man siguro, hindi natin masabi, no, kung ano ang tulong na darating, di ba? Kasi unang-una na tinulungan si Rachel, which is ngayon sobrang stable na ng pamumuhay nila, and guminawa na yung buhay kahit papaano, and at the same time nakapagtulong na rin, nakapag-extend na rin ng tulong si Rachel sa ibang tao, and then tapos na rin yung bahay ni Joy, di ba? Na talagang nakita naman natin talaga na 100% talagang napakaganda na pinagawang bahay, di ba? Hindi tinipid, no? So, ayan, ang dami po. So, itong mga bata na ito is talagang iba't iba ang kwento ng buhay. 'Di ba? Pareho din kay Roseanne, 'di ba? Na talagang matalino, masipag mag-aral, determinado, pero kinulang din sa pinansyal, at ang Kalingap ang magbibigay ng katuparan ng kanyang pangarap. So, ito din po yung magiging case ni Isa, no? Sana maraming mga sponsors na magbigay ng pagmamahal sa kanya, at sana matupad ni Isa kung ano man yung pangarap sa buhay niya, at sana doon is yung mabigyan ng stable na tirahan. Hindi man niya inaasam-asam o hinihingi yung bongga talagang na bahay, pero yung para sa kanila is yung mapaayos lang yung bahay nila is kontento na sila doon, no? Ganyan yung mga taong hindi naghahangad ng sobra-sobra. At saka ang maganda kasi dito kay Nanay Rosa, kahit sa kabila ng hirap nila sa buhay, talagang masiyahin siya, positibo, ayan, at saka hindi mo siya nakikitaan na parang nanghihina o nawawala ng pag-asa, di ba? Kumbaga, siya pa yung nagbibigay lakas at nag-encourage kay Isa na tuloy lang, di ba? Tuloy lang kung anong pangarap na nandyan na siya sa likod na magsuporta, di ba? So, ayan po, no? Subaybayan po natin itong kwento ni Isa. Ito po ay unang episode pa lang ng pa-vlog ni Kalinga Prab, and I'm sure na marami tayong mga magagandang balita na makukuha dito or mapapanood sa susunod pang mga vlog at mga episode. Ayan. So, maraming salamat po, at sana dito pa lang sa episode 1 na ito ay nakapagbigay na ng inspirasyon at motivation doon sa mga manonood, lalong-lalo na sa mga kabataan ngayon na hindi
hadlang ang kahirapan kung gusto mong marating ang iyong pangarap. Hindi hadlang ang kahirapan kung gusto mo talagang makapag-aral at makapagtapos. Ayan, depende lang po yan kung papaano mo ipursige, no? Paano mo ipursige yung pangarap mo. Samahan ng dedikasyon, determinasyon, sipag at tiyaga. At syempre, tiwala kay God, di ba? So, ayan mga kalingap, abangan po natin yan, no? Dahil isa din po ito sa napakagandang kwento ng buhay ang matutunghayan natin dito sa Kalingap. So, ayan, kung hindi pa po kayo nakasuporta sa channel ni Kalingap Tata, suportahan nyo po, ayan, ang ating scouter sa buhay ni Isa Nolasco. At syempre, sa mga hindi pa po nakasuporta at nakasubscribe sa channel ni Kuya Bal Santos Matubang, please like, share, and subscribe kay Kalingap Rap, kay Kalingap Edna, at sa buong Kalingap vloggers, YouTubers, and Kalingap charity vlogger and scouter. And syempre sa mga kapwa ko reactor, ayan, suportaran po natin yung mga channel nila, ayan, i-like, share, and subscribe po natin. At ang pinaka-importante, huwag po natin i-skip yung mga ads kasi isa din po yan sa mga resources para po tuloy-tuloy ang paglingap na sa mga mahihirap ng Kalingap community. At syempre, kung bago pala kayo dito sa akin channel, please don't forget to subscribe, Kapitana Nihais, like, share, comment, and please don't forget to hit the notification bell para maging updated po kayo sa mga susunod ko pang mga reaction video. Thank you so much. God bless and bye-bye.